How to handle rejection from a client. Nakapag-import ka na ng product mo. As a newbie, syempre ang gagawin mo is mag-online selling ka. Which is ito yung ginagawa nating lahat sa umpisa. Pero, tip pa lang to ng iceberg sa countless opportunity na makukuha mo sa pag-import. Ang level up nito or yung next step nito is magiging supplier ka ng mga tindahan sa area mo. Ngayon, since sobrang baba mo na nakukuha yung cost ng product mo, kaya mo natapatan yung dati nilang supplier. Punta ka ngayon sa mga local shop na target mo. Simulan mo muna dyan sa mga malapit sa inyo. Tapos kung may maganda kang kotse, yun yung gamitin mo. Kung may maganda kang relo, yun yung gamitin mo. Isa kasi ito sa mga tinitignan ng mga negosyante sa business world kung lalaki ka. Pag babae ka naman, is bagyong usually nila tinitignan. Then, present ka ng product mo. Huwag ka masyadong tense at iparamdam mo yung friendly environment sa kanya. Ito na ngayon, kausap mo na siya. Nakita niya na okay yung quality ng product mo. And then, sabi niya, yung walang kamatayan sinasabi ng mga prospect, yung mahiwagang pag-iisipan ko muna. Tapos insert ka dyan ng ano-anong dahilan pa na sinasabi ng prospect mo. Ito yung dapat mong ikat. Tanungin mo agad sila kung ano ba talaga yung problem. Is this a question of price? Is this a question of credibility? Is this a question of quality? Sabi nga niya, okay yung quality. Pero bakit hindi mo ma-deal? Kasi wala pa yung trust niya sa'yo. Ayun lang yung meaning nun. Hindi ka lang niya madirekta. So paano mo ngayon i-handle ito? Number one is downsell. Kailangan mo muna mag-gain yung trust niya eh. Kung kanina, yung offer mo mas mataas na quantity, ngayon, babaan mo muna para lang maitest niya yung product mo. Then, pag pumayag siya, follow up ka ngayon ng ilang weeks kung okay ba yung kinalabasan at kung ready na siya umorder ng bulk. Isipin mo yung maliit na benta na yan ay mas okay pa rin kaysa sa wala. You need to plant a seed na eventually magiging vehicle mo from point A to point B hanggang sa ma-deal mo ngayon yung lahat ng products mo at ikaw na yung maging major supplier niya. Diba? So, number two, offer favorable terms. Pwede mo din gawin is offer ka sa kanila ng consignment. Ito yung iiwan mo sa kanila yung products mo, then after lang nila mabenta, sa kanila babayaran sa'yo. Pwede mo rin offer yung mga terms like 30 days, saka lang nila babayaran yung buong in-order nila sa'yo. Sa ganitong paraan, you are building trust and relationship sa prospect mo. I can guarantee you na isa dyan ay magwo-work at makukuha mo yung client na yan eventually. So yan, thanks for watching guys. Like and subscribe for more videos like this.